Noong nakaraang buwan lang naglabas ng saloobin si Maricar Reyes tungkol sa mapait na karanasan niya noong nagsisimula pa lang siya sa kanyang showbiz career. Sa one-on-one interview sa YouTube channel ni Tony Gonzaga na Tony Talks. Sa unang pagkakataon ay nai-address nito ang mapait at malagim na pinagdaanan nung kumalat ang kanyang video scandal noong 2009. Dito inihayag ni Maricar kung paano niya dinala ng mahigit isang dekada ang kirot at kung paano niya nilampasan ito. Ibinahagi din niya na sobrang naapektuhan ang kanyang mental health nung pinausapan siya ng marami. Saad niya ay di niya inakala na mangyari ito sa kanya na kung saan ay nasa taas siya at rorok ng tagumpay. Feeling ko I'm the top of the world tapos biglang hatak pabalik. Inisip niya na ito na ang magpapabagsak sa kanya. Dagdag pa niya akala niya simpleng issue lang ang natanggap niya mula sa kanyang kaibigan, ngunit bigla daw gumuho ang mundo niya nung mismo ang manager na niya ang tumawag patungkol sa kumakalat na video. Kwento ni Maricar ay patuloy lang daw siya sa kanyang pagtatrabaho kahit feeling niya hindi niya na kaya at hindi siya halos makapag-focus sa mga taping niya. Ayon sa libro ni Maricar na binasa ni Tony ay muntik na daw niyang kitilin ang kanyang buhay dahil sa issue, at ito lang daw ang tanging paraan para maibsan ang mapait at malagim na pinagdaanan niya. Say naman ni Tony, nothing was healing you. Pag busy ka na when going through pain, di ibibisi ko lang sarili ko it will heal all wounds. Nakailang heal na mukhang okay na lahat bakit ako hindi pa rin okay, tanong daw ni Maricar sa sarili. Sa katagalan ay ang co-artist niya sa Cornerstone Entertainment na si Yeng Constantino ang nagsabi kung type niyang i-meet ang mentor niya na pwede niyang i-discuss at nakilala nga ito ni Maricar na ikinagulat niya dahil may sarili rin pala itong struggle sa buhay na naging open sa kanya kahit hindi pa sila magkakilala. Hindi lang pala ako yung broken, first time akong makaramdam ng hiya. There are also other problems in this world more than your own and I think I needed na parang masyado ka nang nakafocus sa kanegahan mo and you think your problem is the end of the world, it's not, pahayag pa ni Maricar.